Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatan po nating Angelo, ang mortal na kalaban ng Diablo. Dahil nga sa hindi inaasahang pagtulong ng mga siyokoy kanila Angelo, ay wala nang nagawa pa ang mga bampira at aswang, kundi ang umatras. Dahil lubha silang nasorpresa sa ginawang pag-atake sa kanila ng mga engkantong naninirahan sa tubig. Nagpasalamat sila sa mga ito at nangakong handa rin silang tumulong kung darating ang panahon na masasapanganib ang kanilang kaharian, lalo na ang kanilang kalayaan. Sinabi naman ng isang siyokoy na dati pa ay may naganap ng kasunduan sa pagitan nila at ng isang mandirigma, at napatingin ito kay Pedring na nagpatuloy ito sa pagsasalita at sinabing nakikilala nito ang kanyang tinutukoy pagkat nakakahawig niya ang mandirigmang iyon. Sumagot si Pedring at sinabing na mayapa na ito at siya ang ginawang kahalili. Saad pa ni Pedring na iyon daw ay ang kanyang ama, na dahil sa huli niyang tinuran ay natawag ang atensyon nilang lahat. Tumango naman ang siyokoy, palatandaang nauunawaan niya ang lahat nang sinabi ni Pedring. Muli itong nagsalita at nagtanong kung bakit naroon sila sa kanilang nasasakupan. Sumagot si Bagdak at humingi ito ng dispensa. Aniya ay hindi niya alam na sila pala ang nagmamay-ari ng lugar, pagkat di niya naramdaman ang kanilang presensya nang minsang magpunta siya dito. Dagdag pa niya ay nalaman niya kasing mayaman ang lugar sa mga lamang tubig na lubha nilang kailangan. Naunawaan naman ng nilalang ang ibig ipahiwatig ng mga pangungusap ni Bagdak. Nagsalita naman si Bernabe at sinabing kung maaari ba silang manguha ng kanilang mga kakailanganing pagkain. Sumagot ang pinuno ng hukbo ng mga siyokoy na nagsabing hindi, kung kaya natigilan silang lahat na si Bernamir at Agata ay nakita pa ni Angelong na panganga dahil sa pagkabigla sa kanilang mga narinig na pagtutol ng pinuno ng mga siyokoy. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at sinabing wag na raw nilang abalahin pa ang kanilang mga sarili, kung kaya nag-utos ito sa kanyang mga kawal at nakita nilang biglang sumisid ang mga ito, na dahil naman doon ay gumaan ang kanilang mga pakiramdam sa pag-aakalang bigo sila na makakuha ng kanilang makakain
sa lugar. May halos isang oras din silang naghintay na magiliw namang nakikipagkwentuhan sa kanila ang mga nilalang ng tubig. Sinabi pa ng mga ito na kanilang nalalaman ang kaguluhang nagaganap sa ibabaw at handa daw nilang ipagkaloob ang kanilang tulong kung kinakailangan. Bagay na ipinagpasalamat naman nilang lahat. Ilang sandali pa ay isa-isa nang umaahon mula sa tubig ang mga kawal na inutusan ng pinuno ng kanilang hukbo na may dalang iba't ibang uri ng mga yamang tubig at biglang nataranta ang mga syokoy maging ang makisig na pinuno ng kanilang hukbo. Nang sa huli ay umahon mula sa tubig ang may kalakihang nilalang na kauri nila na sinabayan pa iyon ng matinding paggalaw ng mga tubig na sa pagkamangha ni Bernamir ay hindi nito napigilan ang kanyang sarili at nasabing, "Uy, ang lupit ng dating ah. Parang sa kwento lang ni nanay." Nasabi nito. Kaya maging sila ay napatayo mula sa kanilang pagkakaupo upang magbigay galang dito. At bigla itong nagsalita at sinabing, "Sino ang nagsabing pakialaman nyo ang yaman ng tubig na pagmamay-ari ng aming lahi?" Natahimik silang lahat at walang nakapaglakas loob na nakapagsalita. Dahil sa kanilang pananahimik ay tinitigan sila nito isa-isa, pinagmasdan mula ulo hanggang paa at bigla itong tumawa na dahil naman doon ay nakahinga si Bagdak ng maluwag at umaliwalas na muli ang mukha at kanyang naibulalas na palabiru din pala ang inyong hari, wika nito. Kaya napangiti sila at mahinang nagkatawanan. Ngunit bigla itong nagwika na sinasabing, "At sino ang nagsabi sa iyo, engkanto, na nagbibiro ako?" Sabay bagsak sa lupa ng kanyang gininto ang tungkot. Nalumikha pa iyon ng nakakangilong tunog na napakatining. Kaya agad na muling nanahimik si Bagdak. Tumahimik ang buong kapaligiran. Nakakabingi ang katahimikang namagitan sa kanilang lahat na naroroon. Nang muli itong nagsalita at sinabing, "Tama ka. Palabiro nga ako." At muli ay tumawa ito. Napati pala ang mga kawal nito ay kaisa ng hari sa panggagancho sa kanila. Nalubusan ang nakikilala ng kanyang mga kawal ang magiliw na pagkatao nito. Nang hindi pa rin sila umiimik ay sinabi nitong, "Masayahing tao lamang talaga ako at mapagbiro. Malugod ko kayong tinatanggap dito sa aming munting palasyo at ikinagagala ko kayong lahat na makilala. Ako nga pala si Haring Dalmasyo." Nang marinig nila ang mga huling pangungusap nito ay doon pa lamang sila muling nakapagsalita at mabilis silang nagpasalamat dito. Saglit pa silang nanatili sa lugar. Nahinainan pa sila ng masasarap na pagkain habang masayang nagkukwentuhan. Matapos nilang makakain ay sandali lamang silang nagpahinga at nagpaalam na sa mga taga-tubig. Nilisan nila ang lugar, dala ang mga ibinigay sa kanilang pagkain, buti na lamang, at marami silang nagpunta roon pagkat
sapat para sa isang buwan ang ibinahagi sa kanila. Samantala, nang malaman naman ni Amelia ang nangyari sa talon, ay nagpupuyos ito sa galit at sinabing, "Antataun ka, kavanakura ival ninka, alento fovercal." Saad pa nito, "Nan, en purumaiyai, ilakiren anta, ilainyan kulapata ventum." At kanya nang sinabihan si Dimitri na kumilos na rin at tulungan na si Victoria. Samantala, matapos tumalikod ni Amelia, ay nagmamadali na ring umalis si Victor at tinungo ang kinaroroonan ni Victoria. Ibinalita niya dito na kumikilos na rin si Dimitri upang mapatay si Angelo, na hindi ikinatuwa ni Victoria ang balitang iyon, pagkat isa lamang iyong kahayagan na walang tiwala sa kanya si Amelia. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa... Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga kababayan nating OFW at mga Marino sa buong mundo. Gayun din ang ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.